old. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back, 1 for each of your victims. Magandang araw mga pinsan. Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang matagumpay na vice-presidente ng isang pangunahing bangko na nangangalang Andy. Subalit sa isang iglap, ang kanyang buhay ay nasira matapos siyang mahatulan sa salang pagpatay sa kanyang asawa at sa kasintahan nito. Marahil dahil na din sa pagkakataong iyon, siya ay nasa labas ng bahay at may dalang baril. Matapos siyang mahatulan, siya ay pinadala sa bilangguan ng Shawshank, kung saan siya ay nakursunadahan ng ilang mga tinatawag sa atin na dagul at peryong. At dito sa kulungan ay nakasama din niya ang isang nahatulang mamamatay tao na nagngangalang Red, na kalaunan ay naging kanyang kaibigan. Ang isang tao ni Red na nakakaalam kung papaano makakuha ng mga bagay-bagay sa labas ay humiling si Andy ng isang martilyo upang magamit niya sa pangungulekta ng mga bato. Ang bagay na ito ay may gagampan ng malaking bahagi sa napakagandang pelikula na ito. Matinding paghihirap at pasakit ang inabot ni Andy sa loob ng kulungan sa mga sumunod na mga taon. Subalit, hindi siya pinanghinaan ng loob at dahil nga sa kanyang malaking kasanayan sa accounting, ay sinimula ni Andy na tulungan si Warden Norton at ang mga gwardiya sa kanilang mga buwis at iba pang mga problema sa pananalapi. At sa ganito nga niyang kalamangan sa ibang mga preso ay sinimulan niya ang kanyang mga plano. Kaya't panoorin niyo ang pelikulang ito at garantisadong masisihang kayo mga pinsan. Ang kalayaan ay ang pangunahing katangian na itinataguyod ng pelikulang ito. Ang pangunahing karakter na si Andy ay naging abala sa pagbuo ng kanyang daan patungo sa kalayaan sa loob ng 2 dekada.